kay ang oras po natin mga kabigwat. Alas 10:12 na po ng umaga. Tuloy po tayo kagad mga kabigwat. Nag-umpisa na tayo. Unahin muna natin ito pong public service ha, bago natin umpisahan itong interview sa isa pong OFW na naman. Big Boss. Una natin ilabas yan yung picture nga nung nawawalang bata. Ano? Nawawala po na binata. Nan ha? Nawawala din yan po ha? Big Boss. Si ano to? Jarjon Rojas. So, di ba? Salagirinyo? Oh. 18 anyos po ito. Ang palayo po niya dyan-dyan. Ha? Ito po ang mga nakakilala nito ay pakibigay alam na lamang po, ha? Big Boss! Okay, mga kabigwas. Ang atin pong bigyan ngayon ng pansin, unang-una muna po itong ating topic na 10 million na budget para sa... para doon sa atin pong mga tinatawag na vlogger. Mga kabigwas, ha? May... Ba't parang uminit? Parang wala tayong aircon. Ano? Big Boss! Kabubukas lang? Okay, mga kabigwas. Ayon doon sa source natin, ang local government dito po sa lalawigan ng Palawan ay naglaan umano ng 10 million budget para sa social media including vlogger and siguro kasama scrolls. Kasama mga trolls. Ano? 10 million po ang inilaan at ipinalalaan na ipinasok sa budget ng atin pong lalawigan dito po sa Palawan. Big Boss! Kaya pala maraming trolls. Walang ibang ginawa yan kung hindi kasi bumagsak yung kanilang banderang kasabwat. Wala nang nanunood. Wala na. Comment na lang. Tinanggal nga yung comment section dahil inaaway na. Lalong mapapahiya yan pag may nilabas pa ako rito. Abang-abang na lang kayo. Naglaan ng 10 milyon ang atin pong lokal na pamahalaan para dyan sa mga vlogger at mga trolls sa social media. Grabe kalaki naman. Kung totoo po ito, mga kabigwas, ano po ang layunin ng sinasabing pondo na 10 milyon? Big Boss! Grabe ano? Kung baga siguro, kung totoo man ito, ayon sa source namin na pinasok umano ito sa budget. Kung totoo ito, anong pakinabang nito? Mabuti sana kung ang gagawin ng kanilang social media, i-build up yung kanilang mga gawain. Pero pag i-build up kasi yung mga wala nang naniniwala kasi. Dahil alam na namin mga bulok kayo. Alam namin mga bulok kayo kaya wala na po kaming tiwala. Ngayon sa 10 milyon, baka ang kung sino-sino ang mga vlogger at trolls ang sinisilduhan nito. Baka nakinabang dito si Misteryo. Sino pa ba 'yun? Ang dami nila eh. May mga vlogger na kinuha dito eh na pakakasama sa binadjetan ito. Para sirain. Para yung credibility ni Big Was, gusto nilang gibain. Mantakay mo 10 milyon ang ibabudget ninyo para dyan? Para lang doon sa mga hunghang na mga vloggers na alaga ninyo? Para ano? Para i-build up kayo? Ang kakapal na mukha nyo! Grabe! Tinatablan pa kaya ng jackhammer yung mga mukha ninyo? Big Boss!
10 bilyon eh kung itinulong lang ninyo. Kita mo yung mga nagpupukpok ng bato sa Linapakan, Palawan. Hanggang ngayon hindi pinaswilduhan. Pagkatapos, dahilan dyan sa mga, kunyari, i-build up kayo, pagkapuhin kayo sa publiko, bayaran itong mga bayarang mga trolls at itong mga vlogger na gunggong ay gagastusan ninyo ng milyon. Anong klase itong mga taong ito? Jablo ka mong kirit-kirit. Totoo yan. Ay, alam nyo po kung ano ang nangyayari kung totoo man ito. Walang ibang gagawin kung hindi i-build up sila. Yung nagsisiwalat ng katiwalian ay kanila po yung sisirain. Kakita mo po, pasok na yung mga trolls. Nakikita niyo po sa mga page namin, may pumapasok bigla na biglang nagko-comment, di ba? Tingnan niyo mga picture, kung kanino-kanino mga picture. Alam ko naman yung iba diyan. Pinasasakay lang ako, di ba? Nawala na si ano ba, Kayla Gomez. May pumapasok niyan eh, kunyari nakikipag-usap sa akin, kunyari kaaway niya siguro. Alam ko kayo 'yan. Sinasakay-sakayan ko lang din kayo. Oh, oras na gamali kayo, black naman kayo kagad eh. Sinakay-sakayan ko lang kayo. Alam ko yan ginagawa ninyo. Alam ko na kayo yung mga bayaran. Kasi nung mga bago mag-election, pati mga taga sound system, ginagawa na ng mga sariling mga vlog yan, may sariling mga trolls yan. Ha? Pati mga empleyado, kung saan-saan mga ano, pati mga taga catering, ay ginagawan yan. Ang tanong doon sa 10 milyon, nakamit kaya naman lahat ng mga vlogger na bayaran na yan at trolls? Baka sila lang ang nakinabang. Baka yung 2 milyon ang ipamumudmod sa kanila na naman yung 8 milyon. Baka kasama naman dyan yung mga nakapirol ngayon sa City Hall at Capitol na mga media man. Wala sila bang pakialam ba? Kahit na bumagsak ang mapahamak ang kanilang mga kababayan, basta sila sumusweldo. Baka doon kasama. Baka kasama sila doon sa binadjitan. Mga reporter, mga empleyado ng iba't ibang mga himpilan, nakapirol! Pero hindi lahat ha. Kasi magre-react naman yung hindi nakapirol. Hindi lahat. Piling-pili lang din yan. Wala bang pagkakaiba nung nakaraan? Nung nakaraan, mga kabigwas, mayroong bigla pong biglang nag-ano sa atin nung nakaraan na sabi nga, ang gusto daw nila mangyayari, pasukuin ako. Gibain ako. May mag-aalok sa akin ng baril, murang-mura. Pag binili ko, lulusob sila. Bulok ang inyong sistema. Oh, sino-sino sa mga media man ngayon na nakapirol? Oh, di ba? Kaya wala nang pumupuna sa ating lalawigan dahil kayo ay natatapalan. Diablo ka mong kirit-kirit. Wala kayong paninindigan, handa ninyong ipagkalulo ang inyong mga kababayan. Kawalang kwintang mga tao ito. Kung ganun. Oy, nasaan na bang ano, pabigyan na ng link si ano? Si ano ha? Okay. Akin muna pong tawagan muna ha. Saglit lang. Atin muna pong tatawagan itong si ano? Ating kapanayamin ito ha. Ito po ay sa ano po ito? Ibang bansa. Bakit hindi ka nagri-ring? Anong nangyari sa iyo? Chris Ragas Padre. Bakit hindi ka nagri-ring? Anong problema? Bakit sinusubukan na po nating tawagan ito? Tawagan mo nga ito, Dave. Subukan nga natin to kung ano. Ito lang siya. Ni-restart ko lang at tingnan mo diyan. Ang pangalan ay si Chris Ragas, nasa call na yan sa Messenger.
Subukan mo na siya. Bigwas! Bigwas! Mga kabigwas, ito po ay si Chris Ragas Padre, ay isa rin ito sa mga na-scam. Dito kasi sa Palawan, napakalakas ng scam dito. Ilang scammer ang pumasok dito nung nakaraan? Apat ata. Palico, MSS, Seven Star. Ang lima ata yun. Ang dami. Pero sino-sinong kinasangkutan? Ang utak o manonoon ay politiko. Yun ang nag-finance. Saan ang galing ang mga scammer? Galing ibang lugar. Galing Dabao, galing Cagayan. Ang gagaling ng mga scammer. Sino nasasangkot dito? Marami. Isa na siya nasangkot dyan. Si Diwindi, Diwinding Itim. Si Elgin Damasco. Yan ang isa sa mga na nasangkot po dito. Nakakol na? O kaya mga kabigwas, atin pong tinatalakay dahil itong si Chris subukan mo nga i-call yan. Ay itong si Chris Ragas ay na-scam din daw ito. Na nandiyan ngayon sa ibang bansa. Pagdating sa scam, napakarami. Mantakin mo yung scam dito, ang daming nagpakamatay. Ang tanong ngayon, yung chopper na kumuha ng bag-bag na saku-saku na pera. Walang investigation. Walang lumabas kung kaninong chopper ang kumuha ng pera. Pero kay Jubilin, kahit hindi bangkay ni Jubilin, ay labas agad positive Jubilin. Galing! Ang galing, ang galing! Nakinabang! Nakinabang! Eh pati siguro doon sa scam, napakaraming naisangkot noon. CIDG, NBI, PNP. Ang nabiktima doon, karamihan na sundalo. Kawawa! Yun ang karamihan. Pero wala kang maririnig o makikita na mayroong report kung kaninong chopper ang kumuha ng pera noon. Wala. Walang magaling na investigador na lumabas. Pero pagdating kay Jubilin, ang daming investigador, swat na swat, positive. Ito yung mga taong walang kaluluwa. Yan ang mga taong walang kaluluwa, mga kabigwas. Kaya ang ibig sabihin po nito, ha? Ay kaya nilang ipagkalulo ang kanilang mga kababayan. Walang paninindigan ang mga taong ito. Kaya nasangkot sila niyan, tinamo tahimik sila. Ilang beses kong tinanong kay Diwinding Itim yan, na ngayon ay counselor na. Si Eugene Damasco. Di ba magaling ka mag-imbestiga? Kaninong chopper yung lumapag para kunin ang saku-sakong pera? Messenger lang muna. Ang isusum mo ngayon si Dandan. Hindi, unahin ko muna, interviewin ko muna yan siya. Sa messenger lang. Big Ross! Tapos ilabas niyo yan doon sa screen yung mukha niya. Oo. Okay, mga kabigwas. Pero wala pong nangyayari pong investigation dito noon. Wala. Ganun po kaluko yung aming magagaling kuno na mga investigador dito po sa lalawigan ng Palawan. Pero ngayon, mga kabigwas, dahil nga sa mga tinatawag na scam na yan, ay atin pong alamin, ito pong biktima ng scam. Magandang umaga po sa iyo, ma'am. Magandang umaga po. Okay. Good morning po sa inyong lahat, sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Okay. Saan kang bansa ngayon, ma'am? Nandito po ako sa Saudi Arabia po, sa Riyadh po. Ay, sa Riyadh. Oo, ilabas niyo yung kanyang picture dito, ha? Ma'am, ganito, mayroon po akong katanungan sa'yo. Kayo po ba'y saan dito sa Pilipinas?
Bali po, taga Aurora po ako, San Francisco, Quezon. Ah, taga Aurora, Quezon po kayo. Ilang taon na po kayo dyan sa Saudi Arabia? Oh, Riyadh. Apat na taon na po. Sa Riyadh. Apat na taon. Opo, opo. Mm-mm. Baka pwede pong pakikwento po, anong klaseng scam naman itong bumiktima sa'yo, ma'am? Nakakaya man pong sabihin, pero nagtiwala po ako sa isang tao na nagangalan pong Reynaldo Sidano po at saka Lauren Tolentino. Kapwa ko po sila OFW, dito rin po sila sa Saudi nagtatrabaho dati, pero ngayon po pareho na po silang nasa Pinas. Okay. Bali po, meron po silang mga binibentang-bentang islat na investment daw po kuno. Investment? Opo, opo. Anong, yan na, sinasabi ko na sa inyo eh. Dito din, huwag mong ilabas, yun lang, ano nyo. Yun lang. Binwas! Investment daw, yung kanina pinakita ninyo, yun ang ano nyo. Hindi yun lang nga, mismo. Ah, hindi may ano, hindi pala may labas yung picture mo dito, madam. Kaya hindi ka makikita. Naka-private ka ata. Ah, naka-lock yung... Okay po, tanggalin ko na lang. O na, tanggalin daw niya para may ano siya. Para malaman natin kung ano talaga yung problema kasi naka-lock siya doon eh. Hindi naman may ano. Opo. Tanggalin nyo at... Okay. Ayan na, okay na po. Ayan, natanggal na raw niya. Eh kung kaya bang ilabas yan dyan eh, ilabas na lang ninyo dyan ng live niya. Oo, sige, para makita nila na yan si Chris Ragas na nandyan ngayon sa Riyadh. Baka ba may inaasahan ito ng kanyang mga kamag-anak na malaki ang perang ibibigay, pagkatapos ipapadala, pagkatapos na biktima pala ito, eh baka mamaya hindi nila alam kung paano maghirap itong kanilang... Kayo po ba'y pamilyado, madam? Yes po, pamilyado po ako. May tatlo po akong anak pero hiwalay po sa asawa. Ah, okay. Oo. Sige po, at paano po ba nangyari? Ano ba classic investment na yan? Investment na naman, nangyari na dito sa Palawan yan eh. Yun na nga po, yung gaya ng sabi ko po kanina na nagtiwala po ako sa kanya, sa mag-asawa po yun. Na sabi daw po ibabalik daw po yung pera na may tubo. Siyempre po, nainggan niyo po ako. Magkano po, may tubo. Magkano po ba ang na-invest ninyong pera doon? umabot po sa 44,000 na po. 44,000? Sige, ilagay nyo na. Opo, opo. Doon sa harapan ko, ilagay nyo. 44,000 po. O, 44,000. Doon po sa 44,000 na yun, hanggang ngayon, hindi na nadagdagan yun, ha? Hanggang ngayon, hindi nyo makontak ngayon yung nag-recruit sa inyo. Anong klase po bang negosyo yun? Ay, yun nga po, ang hindi po malinaw po eh. Pero, kahapon po, bigla pong nagparamdam tong babae sa amin. Na ang sabi daw po is ibabalik daw po ang pera, pero hindi po kami naniniwala kasi sabi lang po niya yun. Marami po kami na nakasali sa kanya, na sa 67 po kami katao, puro po OFW. Oh, paano ba't nag-invest ka na walang katiyakan? Hindi naman, hindi mo alam kung ano yung pinasok mo. Nakasali na po kasi ako sa kanya una. Okay naman po, na ibalik naman po niya sa akin ang pera, 11,000 kasama po ang tubo. Na umabot po siya ng something 17,000 ata po yun. Ano yan? Ano yan? Paluwagan? Ibalik po niya. Ano yan? Paluwagan? Hindi po. Bukod po yung paluwagan na hawak niya. Anong klaseng investment niya? Ba't kayo... ano ba yan? May gold ba yan? May gold ba? Mayroon bang may minahan ba? Mayroon bang malaking company na pwedeng itatayo kaya may investment kayo? O nagbibinta ba ng ano katulad dito sa ginagawa nila rito sa Palawan? Ganun. Ang sabi lang po niya sa akin nung tinanong ko siya kung saan napupunta ang pera, ang sabi lang po niya sa akin is meron daw po siyang isang tao na pinagbibigyan na may hawak na isang palayan at ginagamit nila yung pera namin. Tapos kapag nag-harvest siya, ibalik yung pera namin na may tubo.
Palayan lang, tapos 40 mil. Grabe naman, kalaki ng palayan yan. Ano yan? Landingan ng aeroplano? Berdi mo. Umabot na po ng milyon yung mga pera na napunta sa kanya. Oh, milyon. Grabe, tapos hindi kayo nakapag-isip. Kasi, hindi kayo nag-isip noon, nung unang mag-ano kayo, umabot na ng milyon. Tapos palayan lang. Mas malaki pa sa airport siguro namin dito yan sa Palawan. Yung iba po kasi may nakapagbigay ng 100,000, 200,000. Eh masaya naman siya kahit na biktima siya ng 44,000 eh. Bin-wash! Ganun ang Pinoy kahit na biktima na. Nalatawa pa rin. Ay, wala po tayong magagawa kasi po, tapos na po akong umiyak ng ilang araw. Ganun ba? Oy, okay. Opo. Sige, panawagan natin. Anong pangalan yan? Itong mandurugas na itong mag-asawa na to? Ito po ang pangalan nila, si Reynaldo Sidano po. Kilala po siya sa Bisayang Kiat. Bisayang Kiat? Isa po siyang vlogger dyan po sa Sarangani Province. Ah, isa siyang vlogger? Opo. Oh. Dito po siya nag-vlogger sa Saudi. Anong vlog niya? Ang pangalan po ng vlog niya is Bisayang Kiat Vlog. Mga nanonood ngayon, i-unpray na ninyo yan. Huwag na ninyong suportahan yan. Bisayang Kiat. Ha? Kiat nga. Talaga. Kiat talaga yung animal na yan. Tsaka po yung asawa niya. Yung asawa niya, ano? Yung pangalan is, Lorna E. Tolentino, pero mas kilala po siya sa Lauren Kita Tolentino. Mo? Lorna Tolentino, kapangalan pa ng artista? Tapos mandugas lang kayo, kiat talaga kayong dalawa. Ito lang, mga kapigwas. Sino man po nakakilala yan? Dapat pag-uwi ninyo, sampahan ninyo yan. Magsama-sama kayo, kahit mga lima kayo. Magsasama-sama kayong lima, kahit lumagpas kayo sa lima. Kasuhan ninyo ng syndicated stapa yan para hindi na makapagpiansa yan. Yan ha? Opo. Mm-hmm. Sige, at yun lang ang ano natin. Basta i-aware natin yung ating mga kababayan na mayroong mag-asawang kiat dyan na nandudugas. Ha? Ingat kayo. Okay, at sige po, manawagan ka na lang bago natin ito tapusin yung ating ano dahil papasok na itong si Dandan. Okay? Sige, madam. Okay po. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig. Nananawagan lang po ako na maging aware or kung sino pong nakikakilala dito kay Reynaldo Sidano at Lorna Tolentino na taga Sarangani po. Sir, boss, Reynaldo, pakibalik na lang po yung pera na nakuha nyo sa amin. Di bali na pong walang tubo, sa inyo na po yun. Basta po yung puhunan na lang po ang ibalik niyo po sa amin. Okay. Mga kabigwas, pasensya kayo, hindi niyo siya napanood ng live kasi nilock niya kanina. Kaya hindi namin siya maipasok sa live. Hindi ko akalain na nakalock pala. Kaya dito na siya sa cellphone ko. At least siya na lang nakakita sa akin. At ako na rin nakakita sa kanya. Okay, maraming salamat sa iyo, Madam Chris Ragas Padre. Maraming salamat at tuloy-tuloy tayo na ipagbigay alam natin yan doon sa ating mga kababayan na mag-ingat dyan sa mag-asawang kiat na dyan po ay yan, binanggit niya kanina, ha? Okay, maraming salamat, ma'am. Maraming salamat po, sir. Pagpalain po kayo ng may kapal. God bless po. Okay, salamat po, mga kabigwas. Yan po ang si Chris Ragas Padre. Yan po, mga kabigwas. Walking alone, the streets are empty.
thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.